Lumawa ko lang ako, magandang umaga, no? May gagawin tayong motor ngayon. Diretso na tayo agad sa ating topic. Hindi na natin kailangan ng intro, ano? Ang problema nito ay umingay. Ngayon, tatanungin natin si boss kung bakit umingay. Pre, anong problema? Eh, boss, tumalun yung... kadena. Timing chain niya. Timing chain, no? Pinalitan ko lang naman tayo, sinar. Nagsimula yung ingay na yun. Hindi na mas gaso. Ah, sige. Kaya, sayo na. Yan, ang problema nito pala, mga kulaw, kaya umingay. Gawa nang ito ay nagpalit siya ng manual. Ang problema, nung pagpalit daw niya ay natanggal yung kadena. Tapos binalik lang niya kasi marunong din naman siya eh. Ang problema nga lang ay nung pagbalik niya ay umingay. Ngayon, yun ang i-check natin. Tama, papandarin natin. Pandarin mo, bro. Para matesting natin kung ano yung tulog na yun. Kumbayin mo ngunti. Yung mga kulog, rinig na rinig naman, no? Napakaingay ngayon. Yun ang i-check natin. Kasi sabi din niya sa akin, parang may lumagotok. Kaya i-check natin yung top overhaul lang tayo. Kasi ito lang naman ang pinalitan eh. Manual. Ngayon, kakalasin natin mga kulog, no? Yung pan... yung mga kulog, kalas, no? Tapos yun, chinik ko ang kadena, medyo maluwag ng kaunti, kulang sa sikip. Ang problema, i-refresh na rin namin kasi gusto na may-ari na bubuksan ng head kasi pwedeng, kasi baka tumukod nga, baka singaw ang barbula, kaya ganyan, chichik na rin namin kasi sabi niya parang tumukod. Para refresh na rin, para sigurado. Tapos mamaya, tuturo ko sa inyo yung tamang hapit, tamang adjust para hindi mangyayari, at saka yung paano mag-adjust, paano magpalit. Kasi kaya ito nangyari na tumalon ng kadena kasi hindi siguro, hindi mo na tinaimin ka na. Hindi mo na tinaimin, basta mo na lang kinalas. Basta mo na lang kinalas, tumukod mo na lang. Kaya yun ang mahirap pa eh, kaya minsan may nagkakamali talaga. Ngayon, tuturo ko sa inyo mamaya ang pagtamang kabit din, ano, para hindi mangyari sa inyo na matalunan ng kadena. Yung mga kulaog, ayos na, kalas na, no? Wala namang tumukod. Kasi ito, ayan, oh, hindi pa namin nilinis. Wala namang pinagbakatan na pinagtukuran ng barbula, no? Ngayon, chichek natin yung head. Kasi binuksan na rin naman para sigurado. At saka yung barbula. Yun, mga kulaog, ito na ang head, ano? Chichek natin yung barbula. Ayan. Hindi naman siya nakilo, ayan, oh. Wala naman siyang kilo. Tsaka wala siyang singaw. Ang nakikita kong problemang ingay noon, kasi hindi na nawawala eh. Simula lang nang pinalitan ng tensioner, hindi na nawawala. Pwedeng ito 'yon. Ito tong sa cams, kakalasin ko lang tong cam cover, ha. Yung mga kulog, ito lang, oh, sa exhaust. Ito, ang problema kasi ay hindi na nawawala, o malamig, mainit, hindi na nawawala ang tunog, pwede ring aray. Tapos aray. Ah, ito mga kulaog, yung pag-a-adjust dito dapat ay nasa tama din, ano. Kaya yun lang posibilidad na nakita kong maingay. Tapos ngayon aayusin na natin, i-adjust natin ng ayos. Tsaka sa head, i-resume na natin para okay lahat, ano, para siguradong pagbalik wala nang ingay. Yun mga kulaog, no, i-resume lang at ating ayusin ulit. Yung mga kulaog, okay na, ano, bubuhay na natin, nari na. Tapos ang ingay lang na nakita ko, ito lang. Ito, maraming nagano pa rin dito na masama daw pag inalis ito. Ibablog ko to, abangan nyo, ha. Kung may epekto ba to pag inalis to, ano. Kung anong magiging epekto nyo sa makina pag inalis to. Kasi yung sabi ng iba, yung ibang vlogger patay na nakakasira to. O yan, abangan nyo, na-explain ko sa inyo. At saka yung sa kadena lang, sa adjust lang nito, ang pwedeng iingay. Kasi ito lang naman ginalaw niya, ano. Mamaya, mga kulaog, ayusin ko, tuturo ko sa inyo. Yung mga kulaog, buo na. Ngayon, paandarin na lang natin, ano. Kaunti na lang. Para matesting natin kung yun nga lang ang problema. Kasi ang issue naman ito, nagkalas siya ng tensioner. Tapos, ipinalitan niya ng manual, ay hindi naman niya tinaiming. Kasi, bawal kasi magpalit nito na manual tensioner pagka hindi mo tinatiming sa rider, kasi papalti, kasi twin cam kasi yan, hindi katulad ng iba
yung mga single cam lang pwedeng hindi naka-timing, ay ito hindi pwede. Kasi pag sala ang timing na magpapalit ka nito, tatalon talaga ang kadena. Sa rider lang yun, ha, sa rider. Kaya kailangan sa rider naka-timing. O yan, ituturo ko na rin sa inyo yan para hindi kayo magkamali. Baka kayo gusto nyo magpalit na kayo na lang, o ay di at least may guide kayo, ano. Yun mga kulawag, buo na, ano. Ito na yung kadena. Dapat ganito lang adjust, o ganito. Yan, basta yun ay nahihila, dapat ganyan. Pagka nag-adjust ng manual tensioner, kasi ang stock, ganito din ang laro ng stock. Ayan, nagagalaw din. Ayan, o. Ganito na lang mga kulawag, pagka mag-tutorial ako ng paano mag-kalas, step by step, paano mag-kalas, magpalit nito ng manual para kayo hindi mangyari sa inyo itong natalunan ng kadena, ano. Ayan, okay na, tetestingin na lang natin ng andar kung tahimik na, ano. A few moments later. Yun mga kulaog, buo na. Ito, abangan nyo, ha, kasi marami pa rin nagkakamali dito sa manual na ito. I-tutorial ko na kung paano ang magkabit nito para hindi na kayo magkakamali, hindi mangyayari sa inyo ulit, ha. Lagi kong sinasabi dito, eh, marami pa rin nagkakamali. Tsaka ito, ito ang ingay nito, tsaka yung pag inalis to, kung may problema tong anong epekto sa motor, no, pag inalis to, no, yan, bablog ko na rin to. Ito, abangan nyo din to para kayo ay hindi na kayo mag-iisip kung ano pang iisipin nyo, eh, nakakasira daw sabi ng iba. O yan, i-explain ko sa inyo, abangan nyo mga kulaog. Tsaka ito na ang ginawa namin, sana ay tahimik na para hindi tayo mapapaya. Tsaka yung mga bago pa dyan na bumisita sa aking channel, ano, baka naman pwede makahingi sa inyo ng mga subscribe dyan para kayo ay laging ano sa akin, update sa mga i-upload kong video, sa mga ibang video pa, ano, para kayo ay matulungan ko din kung anong mga problema ng inyong motor, lalo na sa Rider 150. Yung mga kulawag, buo na, ano, ngayon titistingin ng panda rin. Pre, panda rin mo. Birit mo, pre. Yung mga kulawag, okay na. Tahimik na, ano, ang ingay na lang yung carb, ano. Yung mga kulawag, okay na yan. Ayan, tahimik na mga kulawag. Yun lang ang problema doon, nagkakamali lang ng, ano, ng kabit ng timing, ano, sa timing niya, tsaka sa tensioner, tsaka yung compression release, inalis ko na para sigurado, ano. Bago natin taposin mga idol, no, shoutout muna sa mga tropa natin kay Kevin Jan. Shoutout sa iyo, pre, malapit na matapos ang pinapuntarahan natin yung motor mo. Tapos kay Argus Dark Killer, to solid to, Negros Oriental. Shoutout sa iyo, idol, talagang lahat pinapanood dito, mga Facebook, YouTube ko, TikTok, lahat, basta may bagong upload, lagi siyang comment, share, lagi pa yung nagla-like sa akin. Maraming maraming salamat, idol, ano. Tsaka kay Eric Gonzalez Orbase, shoutout sa idol. Edgar Ono Moncaos, malapit na rin ang iyong motor, kaunti na lang ang kulang, idol. Kay Jeffrey Sombra, Chris Pisigan, Christopher Vlog, shoutout sa iyo, idol. Tsaka kay Jerson Ibondaw, shoutout sa iyo. Tsaka kay Mark Anthony Nispiro, idol, shoutout. Tsaka kay Elisa Hernandez, shoutout sa iyo. Tsaka yung tungkol pa lang sa nangyari sa motor na yan, kaya po hindi ko lang na-explain ng ayos kasi nga, siyempre, eh, nagmamadali nga customer, eh. Yung pagkabit ng manual tensioner, ibablog ko na rin ang paano magkabit. Step by step tayo para hindi kayo mahirapan, hindi kayo magkakamali. Ituturo ko sa inyo lahat para kahit kayo lang kayang-kaya na magkabit, mga idol, ano. Tsaka huwag nyo lagi kalimutan mo subscribe, like, and share. Tsaka pindutin nyo rin ang notification bell para lagi kayong updated sa i-upload ko mga video. Maraming salamat, mga idol.